Yo, what's up mga kamote? Nakita nyo naman, medyo madumi. Kakatapos lang ng aking feeding video. Hintayin nyo yung lumabas. Ngayon, ang gagawin natin ay gagawin ko, ililipat ko tong Turkistan roaches ko dito. So, gagawin natin tong bahay ng Turkistan roaches at centipede rehousing. Simulan na natin. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Good money don't make money, what the fuck, what the fuck. Tulungan, tatakan sabay sa pagangat. Scared money don't make money, walang katapat. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Good money don't make money, what the fuck, what the fuck. Tulungan, tatakan sabay sa pagangat. Scared money don't make money. So ayan ang ating bakit. Ito ang aking pangbubutas pa ako. Tas lalagyan natin ng ventilation sa taas or sa lid ng bucket. Ang gagawin nating ventilation is isang malaking square. Tas lalagyan rin natin ng bintana. Papalitan ko siya ng plastic na see-through para meron siyang para makita natin yung loob kahit hindi natin binubuksan yung bucket. Alam natin na maganda yung ginagawa nila. Okay sila. So ngayon, simulan na natin. Ayan na siya. Nabutasan ko na yung mga gusto kong ano. Galing nga pala yun sa tropa sa Affinity Caloocan. Pumunta kayo dun. Kung mahilig kayo sa milk tea. Yan. Sponsored by Affinity Caloocan. Let's go. Nice. Ayun na po siya. Nabutas na natin. Lalagyan na natin ng screen mesh yan pagkatapos. Susunod na lang muna natin to. So, update nga pala sa ating Affinity bucket. Ayan. Nabutas na natin siya. Nakita nyo naman. Tapos, ayan, nabutas na rin natin siya. Ngayon, nagpapainit na ako ng glue gun ko. Ayan, tumutulo na siya. Pwede na siguro siyang gamitin. Ididikit na natin yung itong plastic para sa window natin. Ayan, para makita natin yung mga alaga natin na ibis. So, ayun muna. Didikit ko muna siya. At ayun na siya, guys. Nadikit na natin yung screen mesh. Ayan. Dinikit ko siya gamit ng ating glue gun. Kita nyo ba? Tingin natin ang ilaw. Yan. Yan, mas kita na natin. Yan. Yan siya sa ano, medyo pangit siya sa loob pero pwede na yan. Tapos pati itong glass natin. Ayan o. Dinikit ko siya gamit ang ating glue gun. Kita nyo ba? Yan, kita nyo na ba guys? Yan o. See through para makikita natin sila sa loob. Ngayon, ang kulang na lang nito is ang paglipat ng ating lats colony. So kukuhanin natin sila. At ayan guys, ito na ang ating lateralis colony. Lilipat na natin sila dito. Madali lang naman. Di ko naman papalitan yung kung nasan silang eggshell ngayon. Lalagay lang natin dito. Tapos ito. Ayan sila. Ayan, pagsama-samahin lang natin sila dyan. Oops. Kasha ba?
Di ata Kasha. Wait lang guys, di ata siya, sila Kasha. Kaya ayusin lang natin ng ayan. Kasha na. O tatlong crates lang. Oops, may nakatakas ba? May nakatakas, may tumatakbo. Ayun o. Ayun o. Ito na yung nakatakas. Ayan. At ngayon, dawin na natin yung centipede rehousing. Siyempre, ito na yung centipede natin. Tapos ito yung lalagyanan niya. Ayan. Nabutas ko na siya. Dati siyang lalagyanan ng aking mga meridionalis. As substrate, siyempre. Unang gagawin natin is lalagyan natin ng substrate tong ayan. Substrate. Hindi naman kailangan ng masyadong maraming design pag nag-aalaga ka ng centipede. Ang kailangan niya lang, substrate. Medyo taasan natin ang substrate. Kasi mahilig sila mag-borrow. Pero hindi masyadong tataasan natin para hindi siya palagi mag-borrow. Kasi lalagyan ko naman siya ng hide. Which is itong bark. Yan. Yan na siya. Simpleng ano lang. Tapos kailangan lang natin ng tubig para dump yung substrate niya kasi sa centipede pag nag itong pagkikip ko ng centipede gusto ko silang kinikip ng mataas yung humidity level nila sa enclosure. May moisture sa substrate. Kasi mo ano sila, moisture dependent ata sila. Kaya mas okay yung high yung humidity nila sa enclosure. Yan, siksikin lang natin sila. And then, balik natin yung hide. And then, voila! Hindi nagsisit yung hide ng maayos, ano? Kaya putulin lang natin. Oops. Ayun. Yan. So, kuhanin na natin yung centipede natin. Ito yung centipede ko. Centuroids longipes ata to. Hindi ko sure kasi diyan ko lang siya nakuha. Itong specimen na to nakuha ko lang dyan sa may gilid-gilid sa amin, sa may bahay lang. Kaya hindi natin sure kung ano talaga yung species name niya. Pukin na natin siya para lumabas. Ayan na siya, guys. Lagyan natin ng flash. Oops, para makita nyo. Pukain natin siya palabas. Oops, ayan na siya, guys. Nakita nyo ba? Dump lang natin yung substrate ng onte. Ayan. Ay, alam nyo, ito na lang gagawin ko. Lalagay ko na lang siya dito. Rekta. Ayan na. Nakita nyo ba yan, guys? Ayan ang ating centipede. Ayan na, nag-borrow na siya, guys. I-even lang natin ng onti yung subs. Ngayon, babalik na natin tong bark hide niya.
Yan. Ayan ang ating centipede. Medyo kulay. May pagka hindi ko masabi kung blue siya or parang may green. Tapos dark yung ulo niya. Parang dark na orange. Ayan. So, paggalawin natin ng onti para makita nyo on full display. Ayan siya. Oops, nakita niya na agad yung hide niya. Ayan na, wala na. Nag-hide na siya. So, dinisin lang natin ng onti yung hide niya. Hanggang dito na lang yung rehousing ng centipede natin. So, balik tayo dun sa Lats Colony. At ayan na siya, mga kamote. Salamat sa panonood. Huwag niyong kakalimutang mag-hit like and subscribe. At see you sa next vid.